What's up mga pare ko, magandang umaga, welcome naman dito sa episode ng ating channel. Ngayong araw pag-uusapan natin yung ano, yung mga enforcer na tolongges. Ang dami-dami ko kasi napapanood sa Facebook eh. Although may mga iba, tama naman talaga yung panghuli nila, pero karamihan talaga ng napapanood ko eh mali. Naagrabyado kasi yung mga kapo riders natin eh. Biruin nyo guys, yung violation, ang mamahal ng violation dito sa Pilipinas guys eh. Parang hindi siya makatarungan para sa mga mamamayang Pilipino. Halimbawa na lang natin yung sahod ng Pilipino. Magkano sahod ng minimum wages dito sa Pilipinas? 500, 600, sabihin natin 600. Kung halimbawa eh nahuli ka, nahuli ka ng enforcer o LTO kung ano pa man yan. Guys, pag titignan nyo yung mga violation guys, ang tataas, lalo dyan sa may Pasig. Nasa 1,000, 1,500, 500, mga ganun eh. Kung titignan natin guys, halimbawa may nahuli. Isang trabahador, construction worker, nahuli ng enforcer. Pinakausapan din, napakausapan yung traffic enforcer. Hindi tinikitan. Pero hindi ba nila guys naisip na yung pantutubos ng construction worker na yun dun sa violation niya eh, ilang araw niya nakita? Halimbawa, isipin natin na 1,500 yung violation guys. Kung tutubusin niya yun guys, tatlong araw siyang walang kita guys, matubos lang yung lisensya niya or mabayaran lang yung ticket niya. Okay, sabihin natin eh mali naman si rider eh. Actually guys, hindi lahat guys na nagbabiolate ng traffic rules eh mali or sinadya, I mean sinadya. Kasi marami sa atin guys na lalo pag bago ka lang sa lugar, hindi natin maiiwasan minsan na magkamali talaga. Tulad ako, nangyari na sa akin yun guys eh. Papunta ako ng ano, Makati. Hindi ko talaga masyado kabisado yung daan eh. Ayun, natikitan guys ako ano, inner lane kasi ako, tapos lumiko ako sa may outer lane. Yung mga ganun guys, kasi hindi ko naman talaga sinasadya yun eh, kasi yung time na yun, nawawala ako. Nasa outer lane ako. Eh, ililigoan ko palang kanto eh, pakanan na. Hindi bigla akong lumikong pakanan. Pero syempre, may kasamang pag-iingat yun guys. Tapos ayun, natikitan ako. Pinakausapan ko yung traffic enforcer. Hindi ko alam kung MMDA ba yun. Sabi ko, sir, baka pwede naman sir, ano, warningan nyo na lang muna kasi hindi ko naman talaga kabisado yung daan. Tsaka hindi ko naman talaga sinasadya. Wala akong intention na i-violate yung rules. Tsaka yung pag-change ko ng line guys, malayo pa lang yun eh. Hindi talaga siya yung as in 90 degrees yung pagkaliko mo. Hindi naman. Siguro may mga ano pa yun, 100 meters, ganun. Tapos ayun, na-violate ko yung rules, tinikitan ako. Ako naman kahit pa paano, natubos ko naman yung ticket ko. E papaano na lang yung mga mahirap nating Pilipino, di ba? Yung pangkain nga lang araw-araw, hirap na sila kitain eh. Tapos, babiolate nyo pa ng ganun. Ang daming ano, naaabuso ng mga riders. Tulad yung pesting ano na yan, 115 decibel na rule ng LTO. Although wala akong problema dun sa 115 decibel. Okay na okay yun kasi yung mga aftermarket nating mga pipe, pasok pa rin. Like yung mga apido pipe, yung mga ganun, exhaust, pasok siya eh. Pasok siya sa 115 eh. Pero yun nga lang guys, may mga enforcer na wala pang 115 eh, tinitikita na nila. Kasi may napanood ako sa Facebook eh, 97 lang guys, wala pang 100 decibel yung read ng enforcer dun sa ano, pipe ng isang rider. Tinikita niya. Tatlong try yung ginawa, isang 97, isang 95, isang 91. Yung pang third try yung 91. Pero tinikitan pa rin. So saan nila binasa yung limit nila na yun? Sabi daw kasi 100 decibel daw. Saan nila binasa yung 100 decibel na yun, di ba? Eh kung meron naman talagang isinet ang LTO na limit, medyo nagkakaroon tayo ng conflict dun guys eh, di ba? Kesa mga hindi pala nakakaalam guys, ine-educate ko kayo. Sa mga hindi nakakaalam guys, ang sinet ng LTO na maximum ng lakas ng tambucho natin ay 115 decibel. Base sa experience ko, yung mga apido pipe, pasok yan. Yung mga exhaust,
pasok pa rin yan. Yung mga MTRT na pipe, yung pang game changer na Honda Click, pasok pa rin. Pati yung mga JBT na pipe, pasok pa rin siya. Pasok siya 115 decibel, hindi siya abot ang 115 decibel. Kaya nagiinit yung ulo ko pag nakakakita ako ng ganun na wala pang 100 decibel, tinitigitan nyo na, diba? Sana naman guys, sana naman LTO, yung mga nakakano dito ng mga official, mga officials natin, eh magawa nyo naman ang paraan yun. Kawawa naman yung mga riders natin. Hindi naman lahat ng riders ay pare-pares ng estado ng buhay. Syempre meron dyang hirap. Hirap talaga. Yung pangkain lang pang araw-araw hirap na, tapos gaganunin nyo pa, diba? Tsaka sobrang mahal ang violation natin. Although paruso yun sa mga nag-violate, pero guys, i-check naman natin yung sahod ng Pilipino. Magkano ba sahod ng minimum wages? Sapat ba yung sahod ng minimum wages para matubos yung list, yung violation na yon? Para sa akin, di na makatarungan yung ganun eh. Tapos may mga enforcer pa na bobo, putang ina. Parang di nag-seminar. Hindi ko sure kung sino may nagtatalaga sa mga enforcer na yan eh. Or nagkakandak ba sila ng seminar? Lalo kayo dyan sa may bandang Pasig, madaming tulungis na nanguhuli dyan. Yung iba nangungutong lang talaga, sana ma-minimize ng government yung ganun, ng mga city officials yung mga ganun. Kasi madami talagang kawawa eh. So unang-una guys, kaya andyan yung mga enforcer, yung mga MDA, para sila magmando ng traffic, mag-assist ng traffic sa daan. Yun yung unang dahilan ko bakit merong MMDA, kaya merong mga ibang police na nag-a-assist sa daan, kasi kulang na kulang yung mga enforcer natin eh. Kung hindi sumusunod sa mga MMDA o mga enforcer yung mga sasakyan, doon pumapasok na titikita nila. Pero ngayon, hindi na ganun yung nangyayari. Iba ni sistema eh. Kaya doon ako parang nanggigigil talaga ako eh. Hindi na sila nag-assist ng ano eh, ng traffic. Hindi na sila nag-assist sa daan. Nanghuli na lang rekta. Ibang mga enforcer nakaabang talaga sa mga sa likod ng puno, mga kanto-kanto. Sa halip na doon sila sa may pinaka stoplight or kung saan man magmamando ng traffic, eh di na sila nagmamando ng traffic guys. Nanguhuli na lang talaga. Kumbaga para silang nambibingwit ng isda kung sino yung mapapain doon sa pain nila. Titikita nila. Ganun din nangyayari guys eh. Sabi ng iba may porsyento daw yung mga yan. So kung ganun yung sistema guys, sana mga mayors, mga vice mayor, mga city officials, sana ma-solve nyo itong mga ganitong issue guys. Mga sir, mga ma'am. Kasi ang daming natatapakan eh. Ang daming naaabuso. Although hindi natin maalis na may mga pasaway talaga na rider, hindi lahat ng nahuli guys ay intentional. May mga iba dyan na nagkamali lang talaga. Baka naman pwede pa kausapan. Yung mga ganon, siguro dapat palitan yung sistema ng ganito eh, yung panghuhuli ng mga ano eh, enforcer, mga LTO eh. Dapat mabago na yung ganitong sistema. Sana yung mga city officials dyan, makaisip ng sistema para maiwasan yung ganitong mga pangungutong. Kasi, maraming ang nahuli, maraming kita yung bayan nyo, yung city nyo. Pero yung kinita ba ng city niya yun eh, hindi nyo ba alam na maraming mga agrabyado? Madaming nahirapan para tubusin lang yung ticket nyo. Lalo na yung mga tao na ginagamit yung motor nila pang araw-araw, pang service. Paano pag kinuha nyo yung lisensya or natikitan? Hindi, wala na silang panghanap buhay. Wala na rin pangkain sa pamilya. Yung mga ganun. Ako may suggestion ako eh. Hindi ko alam kung sana pakinggan to. Sa mga nakikinig, mas maganda sana i-share nyo itong video na to eh. So maganda sana kung meron tayong ano, mga merit-merit. Halimbawa, itong lisensya na to, sa loob ng isang taon, meron kang specific na merit. Na halimbawa, naka-violate ka ng ganitong violation. Ito, tulad nito. Mga tulongis yan. May kilala ko na tikitan dun eh. Actually, hindi siya tinikitan. Gusto ng kakilala ko, tikitan ha. Pero hindi na tinikitan. Parang kinokotongan lang siya. Sana magkaroon ng merit yung mga lisensya eh.
Limbawa, itong violation, may specific na points of violation. Kung diyan, sa isang taon, meron tayong a total of, sabi natin, 50 points. Ayan. Ngayon, sa 50 points na yon, ma-i-issuehan ka lang ng ticket or magbabayad ka lang ng ticket kapag naubos mo yung 50 points na yon. Pag naubos mo yung sa isang taon, or within 1 year, dun ka palang titikitan, guys. Tula dito, marami ditong ano eh, mga nanghuhuli. Salip na dito sila pumeso, dun sila pumepesto sa banda dun, nanghuhuli. Alright. Sa unang violation mo, hindi ka pa matitikitan. Pangalawa, hindi ka pa rin matitikitan hanggat hindi nauubos yung merit mo na yon. So sa ganung paraan, guys, may iwasan natin yung kotong eh. Halimbawa, si Juan, natikitan. Eh alam na enforcer na, ay marami pa tong merit. So ang gagawin, titikitan na lang siya. Ang maganda pa nun, kung may panikit sa enforcer, di ba? Guys, malapit na ako sa office ko. Yung usapan natin ito, hindi pa tatapos, guys. Kukontinue pa natin yung mga usapan natin about dito sa mga enforcer, sa mga motorcycle lane. Ayan, pag-uusapan din natin yan. So guys, hanggang dito lang ulit muna yung video na to. Sa mga bago pa lang, guys, ini-invite ko kayo na mag-subscribe sa aking channel. Tapos i-follow nyo na rin yung ating Facebook fanpage para maging updated kayo, maging connected tayo sa isa't isa, guys. So guys, magandang araw. Thank you for watching.